invite ko siya para malinawan kayo yung mga nakaka-light ng mga students ko, mga zero knowledge about Facebook advertising, e-com, ganyan-ganyan. Good evening po. Unang time namin ng batch 3, as in zero knowledge po talaga ako at saka ayoko po talaga makaharap sa computer. Din wala po talaga akong alam. Yung basic Microsoft Excel lang po, ayan, ganyan, Google, ganyan. And then, sobrang walang-wala po kung walang-wala po kasi ako noon, so nag-try po ako ng coaching program ni Miss Dearly. So, ayun, so parang last money ko na yung, alam niya, inipon ko na pinambayad ko, kaya siguro yung eagerness ko nang matuto. And then, okay na po, nagka-coaching program na kami. After 2 months pa, after ng coaching program po namin, ako naka-land ng una kong kliyente. Noong una, during nung first 2 months, parang pareho ko din po kayo na nagda-doubt kung, teka, meron pa ba? Meron pa ba mag-hire sa akin? May ganyan pong moment, nalungkot na po talaga ako. Mm-hmm. Teka, totoo ba ito? Parang ala naman akong makita. Oo, baka na-hype lang kita. Araw-araw ako nag-tingin sa online jobs. Parang pasahan ko na ito, ha. Kahit yung mga dating-dati pang job posting, sobrang ilang months na ako nagbaback, napasahan ko na ito, ha, parang gano'n. Sobrang doubt ko talaga ako, in doubt, na parang may work pa ba. Mm-hmm. Tapos, ayun nga po, sa kakapasa po ng resume, may mga nag-interview naman po sa akin. Siguro, I think, naka 6 or 7 interviews po ako na failed po, ah, bago po ako makahanap ng trabaho. Ganito po kasi yan, eh. Nung matapos po kami kay Coach Dearly, yung skill po na pinag-aaralan natin sa kanya, yun na po talaga yung kailangan. Hindi po maituturo is yung confidence. Na kumausap ka, makipag-interview ka po dun sa mga kliyente mo sa nag-interview sa'yo. Sa akin po na naipon ko yung confidence ngayon sa 6 na failures na interview ko po. Tapos po ako ng college, kaya lang yung English ko po, nakakapag-English ako dati. Tapos interview ko para talaga akong wala yung mga words, English words po na wala dahil sa utak ko, ganun ako kakabado. Tapos ang naging tekniko po sa pag-interview is tanong-tanong po si client. So ako naman, sagot po ako ng sagot. And then pag may mali na po ako ng sagot, so alam ko na po yun, patay na po sa interview. So lungkot na po ako noon. Pero inanong ko lang po yung sarili ko na kada hindi ko po malaman na nasagot, na maling sagot ko, sa next interview po, inaaral ko po siya. Lagi, although nagtatanong din naman po ako, pero yung kaya kong i-research on my own, ginagawa ko po. Kasi I think, para po sa akin na mas naging effective yun na nag-research ako on my own. Advice ko po sa inyo, mag-interview lang po kayo na magpa-interview. Kasi habang nagpapa-interview, nasasanay po kayo eh. Nasasanay kayong sumagot. Confident na po ako na kahit na nung itanong, ganyan. Mm-hmm. Ano na feel mo? Lalo na yung pinaka-una mong interview. Pag nagpapasa ka ng application, tapos di ba sabi mo 2 months? And within the span of 2 months, may nag-i-interview naman po sa akin. So parang nakapito o 8 interview naman po ako with the span of 2 months. So there is a job talaga. Start ko na po siya. Mm-hmm. Ayun na po, doon na po natanggap na naman sa interview. Mm-hmm. So advice ko lang po sa inyo, no, yung regarding naman po sa client, parang if it's meant to be. Parang dati pasok ako ng pasok sa online job, sabi ko ano ba to, ito pa rin yung pinasahan ko. Tapos yung client ko, nagmamadali talaga siyang maka-hire ng Facebook Ads Manager. Parang 5 minutes lang po kami nag-interview, hired na po ako. Parang if it's meant to be, magdasal lang po tayo. If you're interested and curious kayo, ano ba itong online freelancing, ano itong Facebook advertising, meron akong ginawang mini course. Pwede mong libreng ma-access. Just message me on my Facebook page, Dearly Plinky Llamzon, and bibigyan kita ng instant access doon sa aking kinerate na mini course.